Inakusahan ng mga supporter ni Naka Angel at Kateni Manalo ng pangarap sa mga pulis na nagbabantay sa Manalo compound sa Quezon City para sa karagdagan detalye. May live report si Emil Sumang. Emil? Ganda nga po, Jiggy. Habang kami naka-stake out dito nga sa harapan ng compound ng mag-inang Kateni at Ka Angel Manalo sa Tandalsora Avenue, Quezon City, ganap na alas 10 kanina umaga. Isang kulay itim na four-door sedan ang napadaan sa ating lokasyon at mabilis din na umalis matapos na maiabot sa ating team ang tatlong pirasong papel na naglalaman ng pambabatikos laban sa liderato ng Iglesia ni Cristo. Sinundan namin, Chigi, ang sasakyan pero ayaw nga magpakuha ng driver na nag-abutin ng papel sa amin. Nakasaad sa kalatas, Chigi, ang pangamba noon ng dating INC Executive Minister na si R.D. Manalo na darating ang araw ay lalamunin daw ng paluktot na sistema ang liderato ng INC. Bukod pa rito, nagbanggit siya ng mga kaso ng katiwalian na umano'y kasalukuyang nagaganap sa kanilang simbahan. 1:30 hapon, Jiggy, samantala ay lumabas sa compound at nagbigay naman ng statement ang mga kasamahan ni Ka Angel sa loob ng kanilang compound. Ayon sa lumabas na si Carosal, pinanata nila ang mga polis Quezon City na ipinararaw ang kanilang mga mobile sa main gate na pinwestuhan noong nakaraang linggo ng mga nag-vigil na taga-suporta ng mag-iinang Manalo. Sinabi naman sa akin ni QCPD Director, Chief Superintendent Joel Pagdilao, sa pakikipag-usap ko sa kanyang telepono, na ang mobile na dineploy sa Manalo compound ay para sa seguridad ni Ka Angel. Alinsunod daw ito sa kanilang napagkasunduan noon. 3 o'clock ngayong hapon, hindi napasugad dito sa tirahan ng mag-iinang Manalo, mga special investigator ng Commission on Human Rights, pitpit ang isang mission order, isang tawag daw mula sa loob ng Manalo compound na kanilang natanggap na di umano'y humihingi nga ng saklolo. Dahil hinaharang na raw sa gate ang mga pagkain at tubig na isusupply sana papasok sa loob ng compound. Pero kinalauna na, Jiggy, latest development sa istoryang yan, wala namang nakitang paglabag so far ang Commission on Human Rights, yung mga special investigator na kanilang ipinadala. Particular na yung pagpapapasok ng pagkain dahil visually wala naman daw silang nakitang hinaharang talaga doon sa gate ng compound yung mga pagkain na ipinadadala ng kanilang mga taga-suporta. Jiggy. Emil, dun sa panig ng grupo ni Ka Angel at ilang mga taga-suporta nila, wala pa ba silang senyales na nakikita na kumbaga magkakaayos o makakausap nila si Ka Eduardo kaugnay ng isyong ito para ma-resolve na yung kontrobersya na yan, Emil? Walang tugon na lumalabas mula sa mga bibig mismo ng taga-suporta ni Ka Angel kung kumayang na ba ang Executive Minister ng INC, si K.R. Di Manalo, na makipag-usap sa kanilang mga kapatid at sa kanyang ina. Inisip ito, si Kateni, yung kanilang ina, si Ka Angel, yung unang lumabas sa YouTube video, si Ka Mark, yung isang kanilang kapatid, at si Ka Lotti. So, sa ating parehan kanina, anong ating tanungin, kung inabura na ba o nagbigay na ba ng pasya itong si Ka Eduardo Manalo na makikipag-usap o pupulungin na itong kanyang kapatid na pinang wala pa raw. So, sa ganitong development ng mga pangyayari, Jimmy, ang paniwala ng mga taga-suporta, itong si Ka Angel at si Ka Teddy, ay mukhang tantil pa. Wala pa at medyo malayo pa sa karutuhan na maisaayos yung sigalot sa magkakapatid at doon sa mag-ina dahil hindi pa nakikipag-usap itong si Ka Eduardo sa kanila. Isa pa, ay patuloy silang ikinukulong tao. Ibig sabihin eh, yung kanilang kalayaan ay hindi pa ganap nilang nakakamit dahil natili siya doon sa loob ng kanilang compound at hindi na pinapapapasok yung ilan sa kanilang mga taga-suporta na naisa ng pagbigay ng simpatiya sa ipinaglalaban itong magkakapatid na ito. Jiggy. Pero kung ikukumpara mo yung sitwasyon ngayon, Emil, doon sa dating nakikita natin na sunod-sunod yung pagdating ng mga pagkain at supplies na pinapadala ng kanilang mga taga-suporta, ganun pa rin ba yung dami ng pagkain o kaya supplies na dumarating para sa grupo ni Kateni? Sa buong hapong pagsubaybay natin sa mga pangyayari dito sa harapan mismo ng Manalo compound sa Tandalsora Avenue, Jiggy, tatlong package
mula sa ibang food chain ang dumating sa kanilang pakot. Ito ay itip ng courier delivery service. At sa ating pagtatanong, gaya noong isang linggo, ito raw ay in-order online para kay Kang Angel Manalo na siyang nakasulat doon sa order slip. At ito daw ay in-order ng mga taga-suporta ng Pag-iinang Manalo na nakabase sa dito sa Pilipinas, sige, kundi sa Singapore, meron sa Amerika. Noong mga nakakaraang araw, ang ating napansin, mayroong mga taga-suportang lumulutang talaga dito sa harapan ng kanilang compound. Pero sa buong maghapon kanina, wala akong nakita taga-suportang nagbigay ng parabang mga flowers o itong mga pagkain na personal nilang dinala, kundi mga delivery boy lamang. At yung pag-vigil na sinagawa nila noong nakaraang Sunday, wala, nabigo sila dahil nga nakabara yung mga mobile ng Quezon City Police District na kinalauna yung inalis din. Pag-alis natin sa area kanina, ang ganap na 5:30, ay inalis din ng mga police yung kanilang mobile na nakabara sa main gate na Manalo Compound. Sige. Maraming salamat, Emil Sumangit.